So command, type tr or trim, and then press enter, and then select this object, then press enter again, and then click all this object, and then press enter, drag the mouse, and then click, bam. So command, type F, and then press enter, and then select this first object, and then select this second object. So ngayon, ang ipapractice naman natin ay ang how to trim and how to fillet. So in this video, ipapakita ko sa inyo kung paano yung step by steps sa pag-trim or sa pag-cut ng linya dito sa video na to. So let's start. So command, line, or type L in your keyboard, and then press enter, and then let's say this is our line. So iti-trim natin siya. So gagawa tayo ng cross section. Ayan. Halimbawa dito sa center, type line again. Ayan. So meron tayong cross section dito. Ang gusto kong mangyayari is ito, kailangan ko siyang putulin. At ito na side, dito sa left side, ang gusto kong mangyayari dito sa left side ay kailangan siyang maputol. At dito sa right side, kailangan siyang maiwan. And then dito naman sa upper part, kailangan siyang maiwan, and dito sa lower part, kailangan siyang maputol. So let's try. So command, type TR or trim command, then press enter. Itong naka-riser, yan, kailangan i-click natin siya, yung object na yan. So once na ganito, makikita nyo na itong active lines, so pwede na kayong magputol. So enter again. So trim. So kung alin yung puputulin natin, yun din ang i-click natin. So ito putol, yan. So next, so command, trim, or type in your keyboard TR, and then press enter, and then kailangan natin itong i-select itong object na to para maputol tong itong upper part. So click this object. So enter again. Nasa pag-imagine nyo na kung saan yung gusto yung putulin, upper part or lower part. So pwede maaari yun. Yan. Yan. So gusto ko ito yung puputulin ko at maiwan tong lower part. Yan. So ganun lang kasimple. Yan. So ito yung ang pinagkaiba nila ni trim tsaka ni fillet. So mamaya makikita natin, i-explain natin yung how to fillet. So nagawa na natin yung unang steps. So ngayon, i-undo natin. Yan. So type TR, and then press enter, and then click all this object. Yan. So once na na-click ko na lahat ng objects, i-enter ko ulit. Yan. Tapos dito ako mag-start ng pag click. So once na lumabas na yan yung cross, yan, pwede nyo nang hilain yung mouse. Hila lang, huwag yung i-fresh yung left click tsaka right click. And then once na pasok na siya dun, so pwede nyo na i-click. Bang. So take note. So, dun sa maramihan, dun sa mga master plan na, yan. So, tandaan, bakit hindi maputol yung linya? So, kung nakikita nyo dito, pag once na nagkaman kayo trim, tapos isilik nyo to, yan, tapos putulin, i-click nyo to,
Tapos hindi maputol itong area na to. Ibig sabihin itong end ng line na to ay hindi naka-extend dito, hindi tumama yung line. Dapat walang gap. Yan. Dapat wala siyang gap kasi hindi siya mapuputol. So yun ang yun ang isa sa mga problema ng iba sa mga baguhan na hindi nakikita yung line na tumama dito. Meron siyang gap. Yan. Once na meron siyang gap, kasi hindi nyo mapansin sa malayuan, pag once na lapitan nyo, iso-zoom nyo siya, yan. Once na hindi lumapat, itong line na to, hindi lumapat dito, ibig sabihin, hindi siya mapuputol. So, ang kailangan nyong gawin, i-extend nyo, yan. Click itong object, yan, tapos enter, tapos i-click itong object na to para lumapat dito, yan. Yan, pag i-trim nyo na, kailangan maputol na siya. Yan, enter din. So nakita niyo yung sign na yan, yung maliit na box. Yan. So ibig sabihin yan, putol na yan, mapuputol na yan. Ayan. So yun yung pinaintindi ko sa inyo na mga ibang troubleshooting na bakit hindi ko maputol yung linya, bakit hindi ko ma-trim yung line. So kailangan nyo i-zoom out yung portion na yon kung nakadugtong ba siya or hindi, nakalapat ba siya undi. Yan. So kailangan nyo siyang i-zoom. For example ito, yung maliit lumagpas. So kailangan natin siyang i-trim. Yan. Click this object. Itong pag ito yung puputulin natin. So itong object naman yung kailangan natin i-active. Ayan. So, enter. Then, click lang. Ayan. So, mayroon pang isang paraan para ayan. Ayan. Basics lang po itong pinapakita ko sa inyo. Huwag yung advanced kasi para masundan nyo talaga, makita nyo talaga yung mga troubleshooting, yung mga problema. Ayan. Halimbawa ito. Ayan. I-click ko na siya. Then yung object na to, yan, enter, and then pwede ako mag click doon, tapos hila, yan, lagariin ko siya, then enter, and then next ito, enter, and then click, yan. So now tapos na tayo sa trim. So next ang gagawin natin ay ang how to fillet the object. So gagawa lang ako ng line dito. So type PL or polyline or pwede naman line. Then click this first point and then click into the second point and then press enter. So next itong corner na to. So click over here. So click this first point and then click to the second point. So si Pilit naman, yung function niya is yung naka-open yung corner, yung hindi naka-close. So idudugtong niya, i-close niya yung mga corner na naka-open. So command type F and then press enter and then click this first object and then click this second object. So kung nakikita nyo ay na-close na yung corner, wala na siyang gap, hindi na siya naka-open. So ito yung function ni fillet. Pero hindi pa tayo nagtatapos dyan, meron pa tayong maraming option. So i-fillet natin siya with radius. Ayan. So next, yung second option sa pagpilit with radius. So gagawin natin siya. So let us command type F and then press enter and then type R
then press enter, and then let us make 5. So let us type 5 yung radius nya, and then press enter. So i-click natin yung first object, and then click the second object. Ayan. So kung nakikita nyo, meron na siyang radius. I-check natin yung radius nya kung tama ba. So punta tayo dito sa dimension dito, tapos i-click natin tong arrow na to. So mayroong option dito, linear, align, angular, arc length, and radius. So i-click natin tong radius, click, and then i-click natin tong object na to. Ayan. So kung nakikita nyo, yan yung value ng radius ay 5. Ayan. So ito yung pinagkaiba ni fillet tsaka ni trim. Ayan. So kung mapapansin nyo dito, yung function ni fillet ay i-close niya yung may mga gap. Ayan. So kung mapansin nyo dito, i-close niya yung may mga gap. So take note, kung gusto nyo ibalik sa zero value, ay type lang natin yung fillet, type F, and then press enter, and then type R, and then press enter, and then type 0, enter, and then i-click lang natin yung first object at second object. So kung nakita nyo, so wala na siyang radius. So sana ay napaliwanag ko ng maayos about sa trim tsaka fillet, tapos fillet with radius. So hanggang dito na lang yung video na to. So kung ikaw ay beginners pa lang at gustong matuto sa AutoCAD, so ang video na ito ay para sa'yo. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please like na rin yung video na to at hits na rin yung notification bell para mas updated ka pa sa mga susunod kong mga practice upload. At kung ikaw naman ay napanood itong video na to at mayroon ng knowledge, advance sa AutoCAD, please share your tips and tricks para mas mag-explore pa ang aking practice. So see you and bye!